Sobrang malaking bagay sa isang koponan ang magkaroon ng manlalarong tireless worker, enforcer, at maaasahan both on offense and defense. Kamusta mga kadribol? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang buhay ng isang manlalarong sa sobrang sipag at husay ay hindi pa din nakakalimutan ng maraming PBA fans. Ano nga ba ang ginawa nito na naging sanhinga para ma-disqualify sa Rookie of the Year Award? Kamusta na ito ngayon? Tara, samahan nyo akong talakayin ang buhay ng nag-iisang plastic man ng PBA. Walang iba kundi si Terry Saldana. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay paki-like naman ang video na ito at paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat. Nagsimula ang basketball career ni Antero Terry Saldana nang maglaro ito sa high school team ng Colegio de San Juan de Latran. Nakapaglaro din si Saldana sa Mika at taong 1982 ay dumiretso na nga ito sa PBA matapos papirmahin ng nooy powerhouse team na Toyota Super Corollas. Sa rookie season ni Saldana ay pinamalas na agad dito ang kanyang brand of basketball. Tireless worker, may maaasahang perimeter shooting pero mas lumutang talaga sa laro ni Saldana ay ang kanyang twisting at hangtime shots, kaya laban sa ganoong plastic man ng PBA. Dahil naman sa napakasolidong rookie performance ni Saldana para sa Toyota, ay halos abot kamay na nito ang PBA Rookie of the Year Award. Pero naglaho nga lahat ng ito matapos masangkot sa brawl si Saldana kontra Korea at ma-disqualify sa nasabing award na napunta naman sa kaapelyido nitong si Marte Saldana. Tila hindi naman nakaapekto kay Plastic Man ang nangyaring iyon dahil bukod sa pagiging enforcer at tagabantay ng best scorer ng kabilang koponan ay nag-aambag pa din ito sa mga puntos, rebounds at depensa. Dahilan nga para maging malaking tulong ito sa mga kampyonatong nakuha ng Toyota Super Corollas. Sa champion team ngang ito ay ilan lang sa mga nakasama ni Saldana na umukit din ng pangalan sa PBA ay sina Abby King, Arnie Tuadles, Francis Arnaiz, Ramon Fernandez at Robert Jaworski. Hindi naman nagtagal ay napunta na si Terry Saldana sa Gilbis Jean na ngayon nga ay ang pinakapopular na koponan sa PBA, ang Ginebra. Dito ay pinamunuan ni Plastic Man ang Gilbis sa points and rebounds at naging top performer nga ng nasabing koponan. Patunay naman ang ganda ng performance at impact ni Terry Saldana sa Gilbis ay nang tanghalin itong kauna-unahang PBA Most Improved Player noong 1983. Habang naglalaro para sa Ginebra ay naging premier power forward si Terry Saldana at lubos niyang napakinabangan ng playing coach na si Robert Jaworski ang sipag at tibay ni Plastic Man sa loob ng playing court. Nakuha naman ng Ginebra ang kanilang unang kampyonato sa PBA matapos talunin ang Manila Beer at tanghaling 1986 PBA Open Conference Champions. Bukod nga kay Big J ay ilan din sa mga nakasama ni Terry Saldana na nagbigay ng kampyonato sa Ginebra ay sina Chito Loizaga, Dondon Ampalayo, Ed Ducut, Dante Gonzalgo at dalawang napakahuhusay na mga imports na sina Michael Hackett at Billy Ray Bates. Taong 1987 naman ay marami nang nag-expect na tapos na ang basketball career ni Terry Saldana matapos ngang ma-hyperextend at ma-twist nito ang kanyang tuhod at ayon nga sa mga nakapanood ng injury nito ay isa iyon sa mga nakakatakot at nakakapanlumong eksena na nasaksihan nila. After ngang hindi na makapaglaro para sa Ginebra dahil sa natamong injury, ay taong 1988 ay sa Alaska na bumagsak si Plastic Man. Tila nagbago naman ang kapalaran ni Saldana matapos itong kunin ng nooy Swift head coach na si Yeng Giao taong 1990. Inamin naman noon ni Yeng Giao na nag-aalangan itong bigyan pa ng pagkakataon si Saldana dahil dalawang tuhod na daw umano nito ang tinamaan ng ACL injury. Pero sinabi nga din ni Yeng Giao na dahil sa sobrang talented umano ni Saldana at kailangan nila ng tatapat sa mga best frontliners tulad nila Ramon Fernandez, Alvin Patrimonio at Benji Paras ay sumugal na itong kunin si Terry Saldana. Tila hindi naman nagkamali ng desisyon si Yeng Giao dahil naging napakalaking parte ni Plastic Man para makuha ng Swift ang 1992 PBA Third Conference Championship at 1993 PBA Commissioner's Cup title. Taong 1994 ay nang mapunta na si Terry Saldana sa Shell kung saan nakapaglaro ito ng tatlong seasons bago magbalik kay Robert Jaworski at Ginebra. Nasa late 30s na ay naging importanteng materyales pa din si Terry Saldana para sa koponan ng Ginebra
kung saan nakakuha pa uli ito ng isa pang kampiyonato noong 1997 PBA Commissioner's Cup. Ilan naman sa mga nakasama ni Terry Saldana sa champion team na ito ay sina Marlo Aquino, Vince Heason, Val David, Nolly Loxin at playing coach Robert Jaworski. Sinabi naman ni JV Gayoso na isa sa pinaka-hardworking player na nakasama niya ay si Terry Saldana at halos kumolekta daw ito noon ng 20 rebounds at pakalat-kalat sa loob ng playing court para dumipensa at kumuha ng mga loose balls. Dahil nga sa mga ganitong aspeto ng laro ni Terry Saldana ay sobrang na-appreciate at minahal ito ng mga fans at mga coaches na mga kuponang napuntahan niya. Dahil napakasipag at napakalaking tulong ang naibibigay na plastic man ng PBA. Sa edad na 42 ay nagbalik si Terry Saldana kay Yeng Yao, this time para nasa kuponan ng Batang Red Bull, at tinapos na nga din ni Saldana ang kanyang basketball career taong 2000. Kasama nga ni Saldana sina Rafi Rivas, Reynel Hugnatan, Eric Menk at Asi Taulaba na mga pinalad na nakapaglaro pa din sa PBA kahit nasa 40 years old na. Natatanging si Robert Jaworski naman ang oldest player ever na nakapaglaro sa PBA sa edad na 50 years old. Ngayon nga ay tahimik nang naninirahan si Saldana sa naipundar nitong bahay sa Canlubang, Laguna. Bago naman dumating ang pandemic na COVID-19 ay parte ng coaching staff ng PBA D-League team na Wang's Ball Club ang soft-spoken na si Terry Saldana. Ilang beses mang na-injury at muntik na ngang magwakas ang basketball career ay tila mas nagpatibay pa nga ito sa bato-bato at napakatigas ding si Terry Saldana at nagkaroon pa nga ng mahaba at successful na PBA career dahil sa mga nakuhang kampiyonato sa PBA at personal na award. Mahusay man sa laro ng basketball ay mas dinagdagan pa nga ito ng sipag ni Plastic Man, dahilan nga para maging isa ito sa mga patunay na hard work beats talent when talent doesn't work hard. Ikaw Kadribol, isa ka din ba sa mga na-inspire sa basketball career ng nag-iisang Plastic Man ng PBA? Shoutout nga pala sa ating mga solid na subscribers na nagsuggest ng topic natin ngayon. Salamat sa inyo mga kadribol. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay pakilike naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!